Sir Ninyo, opo. Kayo pa ang nag-ano, ang kumausap sa GMA. Napag-usapan mo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan na Sir Ninyo, bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA, sila muna, investigation muna nila. I wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Ilang paggalang po sa GMA. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparker or mapag-initan siya ng Sparker. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette. And hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung... Pero kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailangan ko yun lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon is... Makita niya lang po yung anak ko talaga. Kung ano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sinabi sa akin niya, Alonso, si Bento, siya na po yan na... Sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin. Yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya nilang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko pero sa isang pamilya lang talagang ang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawa sila na iba pero di po ba kung nakaya nilang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya nito. Huwag po sa iba. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Invite Sandro here, baka additional pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro they should be here at sagutin nila blow by blow kung kinakailan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit. Sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susubo na wala naman tayo sigurong antayin pa natin isupin na namin ng warat para bago nyo puntahan. Mabihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA ko sa hindi wala pa naman tayo ina-arresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po. Wala. May shortcut naman at wala tayong nilalabag. Gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin. Is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. Hindi po. Kasi kailangan tayo. Alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag. Tawagan mo yung, ano ba yan, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong kiusap. O pwede ba natin itong pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po. Kaya nga po namin sila tinatipitahan po. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Ah, okay. Professor ko yan. So sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam naman, na, mga abogado kayo. Alam nyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng extra mile. Mr. Chair. Okay. Recording in kasi progress. Gusto ko magsuot ng itim. Kasi para po kay Mother Lily po ba, pakikiramay po sa kanya. Suot ko, iba-iba pala sa kultura. Meron palang suot para sa pakikiramay. Totoo po ba yun? Sinabihan ako, totoo ba sa Chinese culture? Meron man nakakaalam ng Chinese culture. Ang ganda sana ng suot ko eh. Kaya lang, iba-iba pala yun. May iba-ibang, sa bawat okasyon, iba yung suot mo. Gusto ko sana bilang chairman ng committee ng mass media, dahil talagang mahal na mahal po namin si Mother Lily, dahil lalo na po ako, kami, ng aking idol, napakalaki po ng itinulong sa amin ni Mother Lily sa aming mga karir. Kaya
Pasensahan niyo po kung na-late ako ng konti, nagtalo pa sa suot kasi napakahalaga po nung pakikiramay namin kay Mother Lily. Inshallah, umpisahan na po natin. Unahin ko muna po kilalanin ang amin pong idolo, Senator Bong Revilla, sa kanya pong paunang salita. Thank you, Mr. Chair. Senator Robin Padilla. Mr. Chair, maraming salamat sa maagap na aksyon sa pagpapatawag ng hearing na ito. Noon pa man, matibay na ang ating panilindigan sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga manggagawa laban sa lahat ng klase ng pang-aabuso. Walang puwang sa isang sibilisadong lipunan ang kahit anong mukha ng pang-aabuso. Physical, sexual, emotional, psychological man. Kamakailan ay naglabasan sa mga balita patungkol sa naganap na pang-aabuso sa isa sa mga miyembro ng industriyang malapit sa aming puso ni Senator Robin. Sa mundo ng pelikula at telebisyon, kung saan ang paglalahad ng katotohanan ay katumbas at kasing bigat ng ibang aspeto ng katotohanang maaaring maikubli. Napakahalaga ng pagdinig na ito upang siyasatin ang mga mekanismong ipinapatupad ng mga mass media networks and practitioners para siguruhin na the truth and nothing but the truth is revealed at mabigyan ng katarungan ang mga biktima. The impact of mass media in our society cannot be overemphasized. Nasa kamay nila kung lalaganap ang apoy ng katotohanan o maapula at mababaon sa limot. Kung kaya't kasama tayo ni Senator Robin sa hangaring maipaalala na ang papel na ito ay may kaakibat na obligasyon na hindi maging kasangkapan ng pang-aabuso, bagkos ay katuwang ng pamahalaan upang mas madaling makamit ng mga biktima ang inaasam na hustisya. But the issue of abuse and sexual harassment is not exclusive to show business. It is a shared plight across workplaces, whatever industry, wherever in the world. Ayon sa isang pag-aaral, nasa 22% ng mga kababaihan at 18% naman ng kalalakihan ang nakakaranas nito sa trabaho. Isa sa bawat limang empleyadong Pilipino ang nahulog sa bitag ng kamunduhan ng mga mapagsamantala. At nasa 60% naman ng mga biktima ang nasabi na nasa tatlo o higit pang beses nila itong naranasan. Sa kabila nito, nasa 47% sa mga kababaihang biktima at 60% sa kalalakihan. Ang higit na nire-report ang insidente ng pang-aabuso, no? Sa nakakaharap naman ng lakas ng loob na lumantad sa kanilang pamilya at kaibigan, napakaliit na porsyento lamang ang dumediretso sa kapulisan at otoridad. Maliit na porsyento lang. At ang tanong, ilan nga ba sa mga ito ang nakakakamit ng hustisya? Sa mga ganitong pagkakataon, biktima ang nahihiyang lumantad at magsumbong sa takot na mahusgahan sa pangangambang masira ang reputasyon. Sexual harassment is a cruel punishment because it's the victim that is shamed and forced to run away and hide. Sa kahit anong paraan man ito maipilit ibaon sa limot ng mga biktima at ipagsawalang bahala ng mga may sala, ito ay mananatiling mapait na katotohanan kung hindi tayo kikilos upang wakasan ito. We must adopt a zero-tolerance approach on abuse and sexual harassment. Kailangang stricto ang implementasyon sa parusa para kahit paano ay maibsan ang hapde ng sugat ng pinsalang natamo nila. While the damage has been done and whatever has been taken away from them can no longer be repaired nor restored, let's give them the security
that justice, in its fullest sense, may at least be approximated. If there is a certainty in punishment, there will be certainty in justice. And in the long run, we hope it will produce a certainty in the feeling of safety. May mga sugat mang di agarang maghihilom, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. Bago po ako magtapos, for full disclosure, and in fact, ipinaalam ko rin po kay sa pamilya, ano, kay Ninyo. Si Ninyo po ay walang nililihim sa akin. At personal siyang lumapit tungkol dito and shared with me in confidence yung kanilang pinagdadaanan. Despite my shock and horror, being a father myself, I could not break that trust and confidence. Alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang pinagdadaanan, nirerespeto po natin ang kanilang mga desisyon. With the help of my lawyer daughter, who laid out for them the legal courses of action they could take, alam natin kung gaano kaselan ang sitwasyon. Napaka-sensitibo po ng mga naganap, kaya naintindihan natin kung kailangan nilang iproseso ang mga bagay at ang mga nararamdaman nila. At nung sinabi po nila sa akin na gusto nilang lumapit sa pamunuan ng GMA, ginawan ko po yun ng paraan upang makausap nila in confidence na siya namang mismong request nila. Isa na alang-alang po natin ang hiling at kapakanan ng apektado. Mr. Chair, sa lahat ng nangyari at sa magiging talakay natin sa umagang ito, lagi nating tatandaan na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga apektado. At sa mas malaking aspeto, na wala nang magiging biktima muli at hindi na ito mauulit muli. And today, Mr. Chair, we are not the court. We are not here to pass judgment. Kung sino man ang nagkasala, marapat lamang na magkaroon sila ng tapang na humarap sa ngipin ng batas na kanilang nilabag. At tayo naman na naririto upang mas matatalim ang pangil ng batas at siguruhing mapapanagot ang mga akusado kahit sino pa man sila. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bongrivilla Jr. Idol. Maraming, napakaganda po ng inyong paunang salita. At kinikilala din po natin ng isa ko pang idol, Senator Jinggoy Estrada. Senator, baka meron po kayong gustong sabihin? Mr. Chair, I would like to waive my opening remarks and proceed with the hearing proper, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Jinggoy Estrada. Akin pong idinideklara na meron na po kaming quorum. Nandito po, nakita niyo po ang tatlong sikat. Wala pa yung isa. Wala pa si Senator Lito Lapid. Mahinay, kibanggit po ang ating mga guest. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, we have invited the following resource persons from the National Bureau of Investigation, or NBI. We have Attorney Marie Catherine Nolasco Oliescas, Chief of the Public Corruption Division. Together with her, our senior agent Zulaika Marie Esconales and Mr. Nicanor Nonato Suarez. From the Department of Labor and Employment, we have Senior Labor and Employment Officer Ms. Mafel Sanchez. From the Philippine National Police, we have Police Captain Nino Padernal, Legal Officer, Directorate for Investigation and Detective Management. Representing Mr. Sandro Mulak, we have Mr. Nino Mulak. Together with him are Ms. Andrea May Mulak and Attorney Jarina Quintanilla Raz, their legal counsel. From the Actors Guild of the Philippines, we have invited Mr. Hero Bautista. From the GMA Network Incorporated, we have with us Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Senior Vice President, Programming, Talent Management, and Legal Human Resources Development of Worldwide Group. Together with her are Attorney Angelo Jocno, and Attorney Fidel Asuncion and Ms. Helen Rose Cese. From the ABS-CBN Broadcasting Corporation, we have the head of the Human Resources Division, Ms. Neil Dabayani, and head of the Legal Services, Attorney Maria Cherry Cruz. From Intercontinental Broadcasting Corporation, or IBC 13, we have the President and CEO, Mr. Jose C. Policarpio Jr. And with him is Attorney Edmond Ruaro. From TB5 Network, we have HR Senior Business Partner, Mr. Ray Reyes. From Sparkle GMA Artist Center, we have Ms. Jennifer B. Donato, Assistant Vice President, Talent Recruitment and Development.
From Viva Artist Agency, we have Attorney Catriona Maniego, its legal counsel. Mr. Chair, we have also invited PIDEA, and they will join us via phone patch if needed later. And we have also sent invitation to Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and they have already sent their letter of regret to the committee. That's all. Okay, maraming salamat aming Comsec, Ms. Mahinay. Opo, bago po ako magbigay ng paniwalang salita, mas ibibigay ko muna po itong aking oras sa aking dalawang idolo, sapagkat meron po silang hearing pa ng Commission on Appointments. Bigay ko muna po ang una-una sa aming pong Senate Pro Tempore, Senator Jingo Isada. Maraming salamat, Mr. Chair. I have just read the letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones. And I believe that the letter, the statements that has been stated here in this letter are unacceptable. Is unacceptable. Since I believe that sabi niya dito, please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we are currently respondents in a criminal case filed by Sandro Mulac for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us. We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam nyo, pagka inimbita kayo sa Senado, huwag nyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them ad testificandum on the next hearing. Meron po tayong motion na mag-issue po ng subpoena. Meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Jim Barrett. Ito po, ibig sabihin, ang motion po ay approve. Mag-issue po ng subpoena ang komite. Meron po kayong gustong idagdag? Who else were invited and did not attend? Sir, the committee also invited... hold on. Star Magic, but its president, Mr. Laurenti Jogi, also sent us a letter of regret because he's out of the country. We also sent an invitation to Cornerstone Entertainment. That's all, sir. What did they say? Cornerstone acknowledged the invitation, but they have not gotten back to us. So there was no. What about Mr. Sandro Mulac? We also sent a letter of invitation to Mr. Sandro Mulac, and it was his father, Mr. Nino Mulac, who reached out to us. But he's not the party involved. Sorry, sir? He's not the party involved. It was his son who is involved. Same motion, Mr. Chair. Good morning. Good morning, Honorable Committee. I am Attorney Sharina Quintanilla Raz. I am representing Sandro Mulac. We actually have a letter of regret explaining his absence for today. It is known naman na Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually, the NBI is currently conducting psychological and emotional assessment on him. So it's not really advisable for him to be present right now. But the father is here. So do you have a medical certificate to prove it? Do you have a medical certificate to prove it? The NBI, justify his absence. The NBI is also here. No, I'm asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. Right now, Honorable Senator, we don't have... How can you determine that he is not physically or mentally fit to attend this hearing? That is something, Your Honor. That was the recommendation of the psychologists of the NBI. Yes, this committee needs the medical certificate for him to be excused. I would defer to the NBI on that, Your Honor. Perhaps if you do not have any medical certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. We will also have to subpoena him. Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through. And yes, I understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a qualified physician. I would defer to the NBI on that, Your Honor, because they're the ones conducting the psychological NBI are not doctors. They have a psychiatrist. Give it to me.
Attorney Marie Catherine Nolasco Villegas. Pwede pong pakiayos lang po yung mga pangalan. Hindi ko po masyado makita. Baka hindi ko po kayo makilala ng tama. Paumanhin po. Sorry. Illescas po. Illescas po. Illescas. Yes. Good morning po, Your Honor. Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming Behavioral Science Division, although fit siya, mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised na rekomenda po ng aming tanggapan ng aming Behavioral Science Division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So, nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang mental. But he was mentally fit when he gave sworn statement. Oo po. Statements. Fit naman siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Yeah. You think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, as much as possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalakad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi meron is still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po 'yon. Maging kalmado na po kayo at pati si ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best. Or, I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, misalnya, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok sa industriya. Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Senza,
walang matigas na pulis sa madilig na wishes. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya. Sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung ulang lumalapit sa kanya. At, Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, di ba? Alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailan ko nila siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero, sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung gano'n niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sinabi sa akin niya, Alonzo, sinabihento siya na po yan na nasa, ay, bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi uno sinabi ni Sandro, yun nangyari kasi sa akin. Yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya lang talagang ang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa na rin yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad yung story. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po nabanggit ang NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend sa hearing na ito. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Pare kong ninyo, namumutla ka na to, sumuntubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare, okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o hindi, sa edad natin, pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka, pare? Okay. Maybe, Mr. Chair, baka gusto niyang magsabi, do you have any opinion, remark or statement? Magkatapos mo, kikilalanin ko lang kung baka may tanong na po kayo. Okay na po. Mr. Chair, meron ba opening statement si Mr. Ninyo? Pare ko, may gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat, Sen. Pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Ninyo Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At
si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Napaka talagang dito umiikot yung mundo ng mga mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best. Or I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, Mr. Letian, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nadaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganun. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinuwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis sa madilig na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, di ba? Alam mo naman yun. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailangan ko naman siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Makita niya lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya muna sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sinabi sa akin niya, Alonzo, sinibento siya na kuya niya na sa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya lang talagang ang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya nito, may pwede sa iba. Tapos ngayon, binabaliktad pa na lang yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing DMA. Binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kasino pa'y may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na story. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po mo nabanggit ang NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at
nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Mag-suspend muna tayo ng 1 minute po. Going back to Nino, no, I saw them personally kung gano'ng kasakit para sa kanila to. Very traumatic. Noong nakita ko nga po yung bata talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito. Head on nila or how will they, you know. Siyempre, nandiyan, mulak. Ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya yung, if you're going to invite Sandro here, baka additional, kumbaga, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro, they should be here and at sagutin nila. Blow by blow, kung kinakailan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit at when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko, don't worry, hindi nila ito tolerate yan. And hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette. At kaya masasabi ko lang, so Nino, basta tayo na ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan dahil yung tapang na ito, hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya para maproteksyonan. And you should avoid this na to happen again. So, yun. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bongribilla Jr. Idol, maraming salamat po. At, Sir Ninyo Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA 7. Nakakapagbigay ba po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa inyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan? Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yun? Opo, yung kanilang... she's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin magmula nung pag-uusap namin nung magmula nung una. Opo, opo. Meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyong sabihin? Nandito na po sila sa ano, ang linaw-linaw po ng sinabi kanina na ni Atty. Ana na meron silang sariling investigasyon. Yes, nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? Wala pa po. Ma'am, kailan po nag-umpisa yung sarili yung investigation? Nag-file po sila formally sa amin ng Friday, August 2. Tapos they were put under preventive suspension agad po. Pagka sinabi pong preventive suspension, wala silang trabaho? Wala po. Opo, talagang basta may kinalaman po sa GMA, wala po. Wala mo silang trabaho? Opo. Suspended lahat yun? Walang pay. Benefits? Opo. Opo, opo. Meron po ba silang benefits bilang hindi sila regular? Hindi, wala. Walang, not the same benefits as regular employees. Okay po. Binigyan po namin sila ng 5 days to reply and I think matatapos yun within this week, so iniintay lang namin yung reply nila para umusad yung ating investigation. Reply yung dalawa? Wala pa kasi nung Friday lang po nag-file. Ano po naging reaction nila? Abogado ka agad ang kinuha o gusto mo na makipag-dialogue sa inyo? Ano po ba dapat? Sa kanila po namin binigay yung sulat pero hindi pa kasi sila nagre-reply. Hindi pa sila nagre-reply pero nakikita ko po sa social media na abogado yung nagsasalita para sa kanila. Boom. Meron po mo tayong tigadole? Hello, ma'am. Ma'am, Miss Mafel. Sanchez. Miss Mafel Sanchez. Yung, paano po yun? Pagka ganun, lang, hindi mo naman sila regular employee, pero pinag-explica mo sila o magpaliwanan kayo dito, tapos dinaan ka agad sa abogado. Ganun ba talaga? Magandang umaga po, Mr. Senator, and to all the members of the committee. Bago po ang lahat, kami po sa Department of Labor and Employment ay hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan sa mundo ng paggawa. So sa ganito po, hindi po nila regular employee ito at kanina po ay binanggit ni ma'am na sila ay bound pa rin po sa CODI or yung Committee on Decorum and Investigation, they should respond to ma'am's call. Sa department po, kami po sa department ay
Ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Decorum and Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Yun po, Mr. Senator. Salamat po. Meron po ang sunod na talong dyan. Pero ma'am, meron po naman tayo siyempre no, sa anti-sexual harassment. Your Honor, opo, sinubmit po namin yan sa opisina niyo. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, follow-up lang. Normal ba yun na abogado kagad ang sagot sa employer? Normal ba yun na pag gusto kang kausapin, abogado agad, ganun? Media agad, abogado? Ano ba yun? Pwede ba yung ganun? In the normal course of sa isang pagawaan, dapat po ay mayroong munang grievance mechanism. So, kung in place po ang grievance mechanism at ang CODI, doon po kasi nakaset sa guidelines na yung kung ano po ang steps na dapat ay gagawin muna kung halimbawa may mga ganyang pangyayari po. So kung nakalagay sa grievance mechanism nila or sa CODI na dapat sila ay mag-uusap muna or sa level po muna ng kanilang mga committee members, dapat po doon muna. Tsaka hindi po advisable na idadaan agad sa media or sa anumang online platform ang pagbibigay ng salaysay po. Maraming salamat po. Ma'am, kasi naguguluhan kami doon eh, no? Ba't biglang kailangan abogado kagad doon sumagot sa inyo? Eh, dapat eh, di ba, nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong gano'n? Grievance, ano? Nagkaroon kami ng, dahil nga sa confidentiality na gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Ninyo Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Ninyo Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Pero dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Pero yun nga, sino po ang unang nagpalabas sa media? Bakit po biglang may usapan pala gawin muna natin yung investigasyon ninyo? Opo, nag-agree po sila. Ay, sila po yung nagre-request din. Di ba, ninyo, from the start, yung problema lang, siguro yung kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na ano muna, pag-usapan muna natin to, hawakan muna ng GMA? Sino po ang nagsabi? Sila Mr. Ninyo Mulak po. Balikan ko po kayo, ma'am. Sa Ninyo, opo, ano po ang kumausap sa GMA? Na pag-usapan mo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan na sa media, bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA, sila muna, investigasyon muna nila? I wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Ilang paggalang po sa GMA? Opo. At si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparker or mapag-initan siya ng Sparker. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette and hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung dalawa. At nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa? Yes po. Opo. Paano po ito lumabas sa... Miss Annette. Opo, opo. Sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Na, opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado? Nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Aimee Marcos. Sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Ninyo? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Rubilla, kay Senator Jingo Estrada. Kaya, bakit po kaya? Sana, nagkaayos na pala. Eh, bakit hindi po na... sila nagkaayos. Hindi po sila nagkaayos. Parang saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ito po ang sinabi niyo, kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay, malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ po ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Di tayo nakadi... Okay. Sa, ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am? Ah, ma'am pala. Ma'am. Attorney Marie Catherine Uli R. Nolasco Ilescas. Ma'am. Ma'am, ano po ang inyong initial? Initial po ah. Initial investigation. Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po si yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin na, with the go signal po. Ayoko pong hawakan yan. Di po ako dadating dyan kasi sa ibang ano na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am
nag-story yung dalawa. Apo. Hindi ba po sa atin parang confession na yun, parang sa batas, ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umaming ka, nag-story ka eh. Di ba umaming ka na nun? Kinunan pa lang po namin ang statement si si Mr. Ninyo. Yung dalawa po, yung dalawa po. Hindi po sila nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin, syempre po, yung mga complainants base sa aming procedure po. Ah, okay. Para naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga ilang araw mga, susupina, sinupina na po namin sila. Opo. Subpina. Ibig sabihin, sinabihan nyo na. Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay, sila Mr. Ninyo Mulak, si Mr. Sandro Mulak, at yung mga iba po po naming witnesses, kukunan po namin ang statement ngayon, later on. Ay, hindi, sorry. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba, ma'am? Yes, okay. Ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, sa... Ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI. Ano? Nag-aaral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Diba? Di pa naman sila akusado dahil di pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan nyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng ano ng NBI, pero sa PNP, pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So, hindi po namin sila para arestuhin agad. So, dumadaan po namin. Hindi naman arestuhin. Kasi ano yung kaso eh? Lumaki. Diba, ma'am, ang point natin dito, ang point natin, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig, alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan niyo ako. Sana kayo mismo, sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin niyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Eh, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin niyo, kailangan pang ma-i-block ni Senator Chinggo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan niyo na. Gusto ko lang sana mag-commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susubpina. Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isubpina namin ng warrant para bago nyo puntahan. Ang bihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA ko sa... Hindi, wala pa naman tayo ina-aresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po tayong ina-aresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, opo. Sa proseso kasi mo? Kasi nga po, sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. Yun nga po, extra Your mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na nagugobyerno. Huwag tayo masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin. Is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. Hindi po. Kasi kailangan tayo. Alam mo, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung ano ba yun, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong kiusap o pwede pa natin ito pag-usap. Ma'am, maraming way. Yes po, kaya nga po namin way. Sila ito ay personal po, plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Ah, okay. Professor ko yan. So sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam na makapagado kayo. Alam nyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng Mr. Ramal. Mr. Chair. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.